So this is me, Andy, and for today's vlog, gagamitin namin itong Gcash pambayad doon sa aming mabibilihin. Ayan. So later, ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit nitong Gcash card dito. So, hindi ko pa siya na-check kung nakalink na tong Gcash card ko doon sa Gcash na app ko. Pero may load na to. May load na siya. Na-load ko na. And kung hindi nyo pa napapanood yung videos ko, yung video ko about sa Gcash card, pwede nyo siya mapanood. So, tingnan nyo lang yung suggested video dyan sa taas. So, titingnan lang namin, ay, tatapusin na namin itong pag-grocery namin, and we'll be back later kapag nagamitin na namin. Okay? So, this will be, or that will be recorded. Patagal lang aming pag-iikutan dito sa loob ng supermarket. Ay, padami ng padami ang mga pinagkukuha na itong batang ko. Tapos, ngayon gusto niyang bumili ng fruit salad. Okay? Para to may fruit salad sila sa batang. So, ayan, nag-aaway sila. Ayan na po. Diba? Parami ng parami yan. Kaya dito na kami ngayon sa mga frozen. Hindi ko alam kung saan aabot yung pera neto ni Joy Ani. Sobrang pagtitipid na nito. Pero padagdag ng padagdag talaga yung aming grocery. Oh, di ba? Sabi ko. Nabot kami ng 4:30. Pagpasok namin dito kanina, 3 pa lang. Ngayon mag-iisang oras na kami paikot-ikot dito. Tapos yung binili ko, yung nasa listahan, dalawa lang, naging apat na yung bibilihin ko. Tapos siya, wala siyang listahan, pero ang dami niya. Kaya yung overload? Nabili ako ng product gamit ang aking Gcash card. So, tapos yung bunch at 7. Nakalimutan ko lang talaga yung password ko nung unang ginamit ko sa Robinson. So, ayun lang. Hindi ako nakapag-outro nung ginamit ko yung aking Gcash card. Pero, ito sasabihin ko sa inyo yung una, naging epic. So, nakita nyo naman yun. Nakita nyo yun. Ginamit ko siya sa supermarket and then naging epic fail. Ayun, kasi una, hindi ko alam yung aking 6-digit pin na hiningi ni Ate Girl sa akin nung pagka-swipe niya nung card ko. Bigla niyang hiningi yung pin. Sabi ko, anong pin? Wala naman akong pin eh. Di naglagay ako ng pin yung kadalasan kong ginagamit. Tapos, di pinin code ko doon. Doon sa yung saksakan ng mga card nila. Hindi ko alam kung anong tawag yun. Tapos, ayun, di nag-failed. Dalawang beses namin inulit. So, syempre, natakot na ako kasi baka ulit ang ulit, baka bawas ng bawas do sa ano ko, sa pera ko na sa card. E di ginawa ko na lang yung scan basis. Yung scan basis na yun, yung may binigay silang ano, code. Tapos, ginanong ko lang yung cellphone ko. Kailangan meron kayong load bago kayo makapag-Gcash na ano, scan basis. Kasi hindi nyo may scan kung wala kayong load. Siyempre, paano nyo bubuksan yung Gcash app nyo kung wala kayong load data, ganun. And then yun, buti na lang talaga kasi wala akong pera na. Pero ano lang naman yung binili ko doon, mga 60 pesos na. Sabon lang ano yung binili ko doon yung sir. Pero tenta. Tapos yung next naman na experience ko, ayun, so, 3 night kong pumili.
sa BDO ATM machine. Tapos, chinek ko kung ano yung possible na maging password ko. Tapos, ayun, napagtanto ko lang isang beses na bakit hindi ko itry yung passcode ko sa GCash app ko. Tapos, yun yung i-passcode ko sa ATM card ko. Yung ATM card. Yung GCash card ko. Kasi parang din naman yan magka-connect, diba? Kasi pares naman sila na yung GCash. Tapos yun, buti na lang. Alam ko. Pagpasok ko ng card, ayun, in-enter ko yung aking 4-digit code. Na yun din yung code ko sa app ko sa cellphone. Ito, sa ginagamit yung cellphone mo ito. Ayun. Ganun lang yan kadali. So, kapag mag-withdraw kayo, gamit yung GCash card nyo. Kung gumagamit kayo, kung meron kayo mga PayPal account, then withdraw nyo using your GCash account. Ayun, i-enter nyo lang yung code nyo sa GCash app. Tapos, lalabas na yun. And then, the inquiry for balance nyo is 3 pesos. Sa BDO ATM machine, 3 pesos lang. Pero sa mga ibang machine, hindi ko alam kung magkano. Yo, tapos, trinay ko na rin ulit na bumili ng, ano, ng mga gusto kong bilihin sa Mini. So, sa SM. Then, ginamit ko yung card na yun. Ayun, okay naman na nung sa 4-digit na code ko. Yun. So, kung may mga GCash na kayo na app, and then wala pa kayong GCash card, visit niyo po itong vlog ko na ito sa taas. Then, kapag may mga tanong kayo, i-comment niyo lang po sa comment box. Okay, a-answer ko po yan. Sasagutin ko po yan kapag na-notify po ako sa mga tanong niyo sa akin. And also, follow niyo po ako sa Instagram ko, which is active ako dun daily. Daily stories lang ako po active. So, tapos, kung may question pa kayo about sa GCash, pwede rin po kayong magtanong sa GCash page o sa Facebook Messenger kung paano i-verify yung GCash nyo. Doon lang din po kayo magtanong. Madali lang po yun. Very responsive po sila sa pagsagot ng questions. So, yun lang po. Thank you so much guys for watching. Bye-bye!